Magluluto tayo ngayon na napakasarap na hipon. Simpleng luto lang ang gagawin natin dito mga mi. Pero tiyak akong magugustuhan nyo rin ito. Isa rin talaga ito sa mga favorite ko dahil yung lutong at tamis ng gulay at shrimp natin ay napakasarap talaga. Tara, let's! Lutuin na natin ito. Linisan lang natin isa-isa itong ating mga shrimp. Hugasan ko lang itong mabuti. Tanggalan ko lang ito ng mga galamay. Lahat yan ay tanggalan natin at hugasan natin ito uli. Gumamit na ako riyan ng gunting para matanggal ko ang mga tinain ng ating mga shrimp. Isa-isahin ko lang itong tanggalan. Pwede rin gumamit kayo ng toothpick sa pagtanggal rito. Mas gusto ko kasi yung ganitong style. Mas nabibilisan ako at sure ako na natanggal talaga lahat ng mga dumi-dumi dito sa ating mga shrimp. Hugasan lang natin ito uli at itabi lang muna natin ito. Maghiwa lang ako rito ng sibuyas, 2 piraso na. Maninipis lang na hiwa ang gagawin ko dito. Yung gulay na gagamitin ko dito ay broccoli. Super healthy nito kaya bagay na bagay ito dito sa ating lulutuin ngayon. Hiwa-hiwain lang natin ito ng ganito kalalaki, itong parang mga bulaklak niya. Syempre, yung tangkay dito sa ating mga broccoli ay din natin ito itatapon. Hiwain at tanggalan lang natin ito ng balat at slice lang natin ito ng paslan. Yung kaya pang hiwain at nguyain ay hiwain natin ito para walang sayang. At pwede na natin itong pagsamahin. Pag nagluluto kasi ako ng gulay, mas gusto ko talaga na binabad muna ito sa tubig na may asin at kunting suka. Nakakatulong kasi itong matanggal yung mga chemicals or pesticides na mayroon dito sa ating mga gulay. Kahit papaano ay nakakatulong na maalis at malinis talaga itong ating mga gulay na niluluto. Gagamit rin tayo rito ng snow peas. Tanggalan lang natin ito ng mga dulo-dulo. Masarap itong ating snow peas pagkaluto nito, yung malutong-lutong pa talaga. Dahil manamis-namis talaga ang lasa nito. Magsalang na ako dito ng kaserola. Magpakulo lang ako rito ng tubig. Iba-blanch ko lang itong ating mga broccoli ng 30 seconds. At pwede na itong hanguin agad. Saka isunod ko naman agad itong ating mga snow peas. Ganun din, iba-blanch ko lang din ito ng mga 30 seconds. At salain lang natin ito para yung mga excess tubig ng ating mga gulay ay maalis din. At itabi lang muna natin. Maglagay din tayo dito ng mushroom. Masarap din ito, nakadagdag sarap sa ating gulay na lulutuin ngayon. Hiwain lang natin ito ng maninipis. Lahat yan ay hiwain natin. Tapos ilagay lang natin ito sa malinis na lagayan. At itabi lang muna natin ito. Dito na rin tayo mag-isa. Tanggalan lang natin ito ng tubig. Maglagay lang ako ng konting olive oil. Painitin lang natin ito. Ilagay na natin itong ating onion. Igisa lang natin ito hanggang mag-brown na itong ating mga sibuyas. Next na natin itong ating mushroom. Igisa lang natin itong mabuti dahil ito ay nagbibigay lasa at aroma dito sa ating lulutuin ngayon. Pag ganyan na, pwede na natin ilagay itong ating mga shrimp. Sa shrimp naman, pag ginisa natin ito, hintayin lang natin na mag-orange konti. Nag-add na ako rito ng 1 tablespoon of oyster sauce. Mix-mix lang natin ito. Maglagay rin tayo rito ng paminta at kunting asin. Depende na sa inyong panglasa. Nag-add na rin ako riyan ng 1 tablespoon of Knorr seasoning. 1 tablespoon of soy sauce. At 1/2 teaspoon of asukal para mas manamis-namis pa ito. Halu-haluin lang natin itong mabuti. Pag nag-orange na ng ganyan ng ating mga shrimp, pwede na at luto na iyan. Pwede nang ilagay natin itong ating mga snow peas at broccoli na na-blanch natin kanina. Halu-haluin lang natin ito. Tingnan nyo naman, napaka-perfect yung naluto nating mga gulay. Birding-birdie pa ito. Tiyak ako na pag ito ay kinagat natin ay malutong-lutong pa. Ang sarap nito, napaka-healthy talaga. Tikman na natin itong ating gulay. Super crunchy talaga. At itong shrimp naman, tamang-tama lang sa pagkaluto. Manamis-namis din. Thank you for watching! Huwag kalimutang mag-like, share, comments dito sa ating page, Mami Christine Vlog. Bye!